Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng isda, tofu, at kalbos ng kamote. At syempre, nagluto po ako ng paanang manok, didibon ko po ito. So ayan, ipapamahagi ko lang po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, samahan nyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito po, ilalaga ko po itong paanang manok. Nilagyan ko po ito ng bawang sibuyas. Pakukuluan ko lang po ito ng 5 minutes, 6 minutes, ganun. Tapos, itatabi ko, palalamigin. Tapos, ididubon ko po ito at i-steam ko mamayang gabi kasi itong niluluto ko ay pang tanghalian. So, itong panang manok, pang hapunan. Kasi, hindi daw kakain yung dalawang mag-asawa. Kaya, ayun din. Hindi ko na siya, niluto. So, after kong, dinibon, tinabi ko muna, tapos, ayun, sa hapon ko na siya niluto. So, ayan, mga 5 to 6 minutes ko lang po ito pinakuluan. Ayan, para hindi po, ma-overcook at madali pong, i-dibone. So, ayan lang po. Ayan po, tapos na po yung 5 minutes, kaya, tatanggalin ko na po ito dito. Hindi ko po itong tinapon yung pinaglagaan ko. Sorry. So ayan, tatabi ko po muna ito para lamigin at mamaya didibon ko. So ayan po, nagpiprito po ako ng isda. Ginamit ko pong isda, ang ginamit ko pong mantika ay yung napagprituhan ko na po yun. So ayan, yung mga pinagpiprituhan ko ng itinatabi ko kung pwede pa kasi pwede pang pagpirituan ng isda. Mahal kasi ang mantika, di ba? So, ayan. Ito po yung aking iluluto, ipiprito na isda. Ito po yung anong tawag dito? Sorry. Nasa hindi ko mabanggit. Tulingan, ayun. So, ayan. Nung nakaraang araw lang, nagluto ako nitong kinataan na tulingan. So, ayan. Ngayon naman, ibang luto naman. Kasi isang buo na malaki ang binili nila. Ang kinataan ko ay yung ulo lang. So, ayan. Nagustuhan naman nila. Salamat sa Diyos. Nagustuhan nila. Kasi hindi ko siya inasiman, hindi ko siya nilagdagan masyado ng, hindi ko nilagyan ng masyado ng suka. Ayaw kasi na lang ng maasim. Pero masarap kasi yung ginataan na medyo maasim-asim po ba. Kaya lang, ayaw nila ng medyo maasim, kaya konti lang po yung nilagay ko. So, ito po, itong luto ngayon ay simple lang. Ipiprito ko lang po ito. Ganito lang talaga yung gusto nila dito sa tulingan na isda. Ipiprito lang tapos lagyan ng luya. Kung hindi luya, pwede po yung bawang. Kasi lagyan lang ng konting soy sauce. So, ayan na po yung kanyang. So, ganyan lang po yung kanilang gusto. Okay, minsan naman, nilagyan ko lang siya ng pagkapalito ko na, nilagyan ko lang ng oyster sauce at saka ketchup. So, yun, gusto din nila yun. Lalagyan ko lang ng konting, konting tubig. So, yan, pinaka-sauce lang niya. So, ilan po, naprito ko na yan. Kaya maglalagay na po ako dito ng luya. Luya naman ang lalagay ko ngayon.
So, yun lang po. Lutuin ko lang hanggang sa mag-brown yung luya. Pag nag-brown na yung luya, yun, lalagyan ko na siya ng soy sauce. So, ganun lang po. Kadali at kasimple yung aking pagluto sa tulingan. Ayan. Lagyan ko po ng ano, yung soy sauce kasi hindi naman po yung masyadong ano, maalat. So, konti lang. Tapos, hindi ko naman siya, ni-marinate ko rin po siya sa asin, pero konti lang, hindi naman masyado. So, ganyan lang po. So, yan, okay na, yung ating isda. Ngayon naman, ang iluluto natin ay gulay. Yan na, ayan ang gulay naman ang aking iluluto ngayon, yung talbos ng kamote. Yung talbos ng kamote, hinimay-himay ko kasi ano, malalaki po yun. Malaki po ang dahon ng ano, kamote dito na binibili nila. So, ayan po yung aking sahog ay hipon. So, ayan natin ko. Tapos, naglagay na po ng bawang at sibuyas. Siyempre, hindi ko na po ito patatagalin. Pagkagisa-gisa ko po ito. Lalagyan ko na rin po yung talbos ng kamote. Talbos natin ng kamote, ano lang, di ba? Ilagay lang natin sa kanin, pagkaluto. O kaya ilaga lang ng konti. Okay na, saw-saw sa bagoong. So, ayan, yung talbos ng kamote dito, yan, gisa-gisa. Ang ganilang gusto. So, ayan, gigisa-gisayin lang natin yung talbos ng kamote. Tapos, maglalagay po ako dito ng konting tubig, tapos konting oyster sauce. So, yun po yung pangpailasa sa ating talbos ng kamote. Pampaalsa ng pangpalasa ng talbos ng kamote ay oyster sauce. At syempre, hindi mawawala, lalagyan ko po ito ng kamote tuloy. Lalagyan ko po ito ng sili. Yung mahaba po yung nilagay ko. Para syempre, may kagat. Pampagana ng kain. Ayan. Konti lang po yung nilagay kong oyster sauce dito. Kasi ang ginagawa ko din po dito, pinapapak ko lang din po ito. Masarap. Kaya hindi ko siya inaalatan masyado. So, yan po yung hipon na sahog. Nimarinate ko din po yan sa sa soy sauce. Kunti lang. So, yan, tinakpan ko po para madali pong maluto. Ayan, okay na. Ganito po yung gusto nila. Ayaw po nila yung may sauce. Yung tamang-tama lang na tuyot. Ayan. So, yan, okay na po yung ating talbos ng kamote. O, di ba, madali lang pong lutuin. Madali lang po at simple yung ating luto ngayon, yung putahin natin. So, yun naman ang susunod ko pong lulutuin ay yung tukwa. Yan yan. Tapos ng kamuti yan. Tukwa naman po ang aking iluluto ngayon. So, ayan po, maglagay na po ako ng mantika at tapos ipiprito ko na. Ipiprito ko lang po ng saglit yung tukwa. Basta nag-brown na po yun, okay na. Hindi siya na po kayo sa buhis ko kasi medyo namamalat. So, ayan, ipiprito ko lang po ito saglit. Iba-ibang din po, iba-iba din ang luto ko po dito sa tukwa. So, ayan, yung luto ko po ngayon naman ay merong sili. Minsan di ko po kasi nilalagyan ng sili. Ngayon, lagyan natin ng sili para lalong masarap. Pampagana. Thank you.
So, yan po. Nabaligtad ko na po. At hintayin lang po natin na mag-brown din yung kabila. Pagkatapos, maglalagay na po ako dito ng bawang. Yan po, nilagay ko na po yung bawang at isusunod ko na rin po na ilalagay yung sili. Yung sili po na ano, hiniwa-hiwa ko po na maliliit. Ano po yun, hindi po siya masyadong manghang kasi yung sili pong mahaba. Pero pula, yan. So, ganyan lang po. Tapos maglalagay po ako dito ng konting oyster sauce. Ngayon naman, maglalagay ako ng konting tubig. So, yan po. Pakukulaan ko lang po ito ng saglit at okay na po yung ating tokwa. So, yan po. Pakukulaan ko lang po ito. Saglit lang. Okay na po yung ating tokwa. So, ilang po. Ganyan lang po kadali yung ating pagluto. So, ayan po. Tama na po yung ating ano ulam. Kasi, ano lang, tatlo lang po kami kakain. Kaya, tama na po yan. Di daw kasi kakain yung mag-asawa. Kaya, hindi ko na po iluluto yung ano, nilaga ko na ano kanina. Nilaga ko na paan ng manok. So, ayan. Okay na. Babalatan. Ay, ididibon ko pa po kasi yun, yung paanang manok. So, mahigit isang oras ko pa po yung gagawin. So, ito na po yung ating ulam. May isda tayo, may talbos ng kamote at tokwa. At, syempre, meron po tayo ditong sabaw. Ayan. Ayan. Ayan po, baboy. Tapos, ano, radish. So, radish soup ang tawag nila dyan. Mayroon at mayroon po silang sabaw. Pwedeng walang sabaw.